Lilia, or even the Lunox, maaari to burst down itong Grok, itong Arlott, and even the Savior kahit pa naka-RWM yan. Pero hindi pa kasi natin nakikita kung ginagamit ng Indonesia yung ganong klase na heroes eh. So, might as well, I will protect you. This is a Lolita. Lolita. So, wala pa sila mid leader so far. So, sa nakikita natin, currently na nagamit pa lang kasi talaga dito ni Sini. So, for Farsa, Valentina, and actually, the Eve. Pero, wow, ang Pilipinas naman ngayon, magpapakita ng isang Moscow. Kahit na ang daming open na gold leader dito, Brito. Yeah, imagine lang, open yung Beatrix eh. Open Beatrix, even Brody, Claude. Kari. Para nga naman talaga sa mga tanky heroes, pero pinili nila ang isang Moscow. Ito na nga ba yung pang gold medal Moscow para sa kanila. And final pick para sa Indonesia. Lunox is good. Lunox, yeah. Pwede. Kagura as well is also Kagura. Good para sa kanila. Dahil stationary nga naman talaga and channeling yung skills ng isang Eve. Alam mo, question din sa akin, bakit Lolita, with the threat of a Grok and an Arlott, ang daling i-cancel ng Luminum Blast? Savior. Okay. Seminar. Ay, nakita ko yung nangiti. Tingin ni Rival. Gumiti. Sabi niya, para sa'yo na to, Sini. Sinuro niya. Ito na yun. Okay. Pero nagsiswitching. Akala ko, ibibigay kay Rival yung Terizla kanina. So medyo kinabahan ako. So, Terizla Rome. Okay. Pero ito ha, pagbasihan natin yung final draft para sa magkabilang kupunan. Athena. Sa draft, Pilipinas. Walang kataka-taka. Walang kabias-bias Pilipinas. Kasi you heard our reactions. Banning the hands, so banning the S, speaking the Lolita. Pero alam mo yun, may hindi basta-basta yung ginawa ng Indonesia. This is a high risk para sa side nila. Kasi alam ko na kilala nila itong mga players na to, and they believe that this is the best lineup, best composition na meron sila. Pero yung gulat ng Moscow from the side of Philippines, malamang ito yung maging key factor kasi ang Moscow, ito nga yung kisap mata hero. Oo. Kanina yung Narian lang, bigla na lang nawawala. Tsaka ano, alam mo sa mga ranked games, marami nang sinirang pagkakaibigan yan. Alam mo yun yung napapabaya ang Moscow and yun yung kailangang hindi gawin dito ng team Indonesia. Huwag hayaang makakuha ng maagang scale or makapag-scale ng maaga itong Moscow. And this time, ano lang, standard rotation para sa magabi ng kupunan. And this time round, game number 5, para tayo nagbabalik on to, best of 1, kasi ito na talaga yung pinaka-final. Sa pagbabalik natin here on to the map, mapapansin din naman natin na ang Indonesia ngayon tahimik muna. Pagkatapos kumuha ni Vival ng kanyang purple buff, sabi niya, wait lang. Oops. Tignan muna natin kung paano magiging atake ni Sini, then we'll go from there. Alam mo, ito na naman, bumalik tayo dun sa point na kapag ang Indonesia ay hindi naglalaro sa face ng nakasanayan natin sa kanila, nakukuha ng Pilipinas yung panalo. Eh. Mm-hmm. And kung napipwersa sila na mag-react, na maging sobrang reactive nung galaw nila against the Philippines, nakukuha ng Pilipinas yung panalo. Sobrang reactive ng nangyayari sa mapa ngayon to a point na kung nasaan sila, sunod-sunod lang. Mm-hmm. Sunuran lang muna sila sa pag-ikot ngayon, pero sa top lane. Oops. Kita mo na yung pagsunod dito ni Vivero. There's a shot call from Perez. Sayang. Kaso nakakapag-dash out pa rin eh. Lumalim ah. Lumalim sila doon. Pwede tayong lumiku ulit para silipin kung ano nga ba magiging kaganapan. Pero it's interesting to see as well yung match-up ulit ni Fumieco and ni Diagon. Ay, parang hindi alam ni Fumieco na nandito si Amores. Oops. Oh, ang ganda ng poke around nila dito. But there is also a Void Crystal, Void Blast combination by Amores. Sige. Alam niya na yan, nabasa niya na yan eh. Oh, nagpa-level 4 yung mid laner. Habang dun sa middle, si Vivero naman ang magpapa-level 4. Well, and turtle na kuha dito ng Indonesia. Oh, Fumieco. From the jump na nga lang din. Lahat na exhaust dito. Pero imagine, Indonesia pa rin nakakuha ng first turtle buff. Bandang taas naman, nandito yung pag-untog nila Vivero. Vivian, trying to get away, pero babalikan nila. Nandiyan na nga lang din ang ultimate. Tatama pati ang Luminum Blast. Pero there will be a first blood going to Indonesia. Ganda ng ginawa ng Indonesia doon na puwersahin lumalim palalo. And i-commit
ng side ng Pilipinas yung kanilang mga skills. The Wild Charge is too committed very early. Kaya alam ng Indonesian na, teka, pwede tayong pumalag. Isang tago lang sa bush ng isang Lolita, tapos connecting to two yung Numinum Blast, na-punish nila yung error, yung slight error na ginawa ng Pilipinas on that manner na sila yung may hawak ng kalamangan ngayon. Turtle plus the First Blood nasa kanila. Pero the thing is for the Philippines, again, they are remaining on the striking distance against Indonesia. Yeah, 3-minute mark. Ngayon, maagang pag-rotate ang pinapakita ng Team Philippines against Indonesia. And Chichelle, ito yung magandang ginagawa niya. Ginagamit niya yung models niya para pang check ng mga bush para maiwasan nga naman yung maagang ganks. And Alpuerto dito, bababa sa 50% yung health. And Vival, masyadong makunat. Bilis ang clear wave actually ng Team Philippines, ha? Inaantay nila mag-engage, ha? Dito ang Indonesia. Medyo nakakakaba yun for Philippines kasi they weren't sure kung magja-jump in na nga talaga totally di si Vival. Although naiwan dito, the slight Cyclone ay dito si Vivero. Medyo nagulat na nga lang din siya doon. Ang isa sa malaking sakit ng ulo ngayon ng Philippines is yung continuous Mystic Field na nailalatag na nga lang din na pangungulit ni Sini against Philippines. Yun yung mahirap, eh. Kasi initiators kung tutuusin itong Martis at isang Grok, and napipigilan sila kahit papano ng Indonesia na pumalag na pumalag. Ngayon, Indonesia na naman, nag-aabang, mukhang iniipit sila. Four members from Indonesia ngayon ang umikot sa top lane. Tumama yung Dawning Light. Pulahan ang Wahine Lamores. Pero si Shell ang una matatanggal si Vivian. Yan ang susunod na target. And she will be down as Vivero gets a double kill against Indonesia. At ngayon, malaya pa sila sa top lane at may turtle pa makukuha ang Pilipinas. Three kills plus turtle. Biglang kuha ng Pilipinas yung kalamangan doon. Around 300 yung lamang ng Indonesia. 700 lamang ng Pilipinas ngayon. May final slash. Si Vival, saan ka pupunta? Makakatakas pa naman siya, yes. Pero look at Alpuerto. Grabe din kasi yung hold na ginagawa ni Alpuerto. Na-force niya na gamitin aga dito ni Fumi Echo yung penalty zone and as well as na mapigilan na makapag-respo aga dito sa middle lane yung ibang members ng Indonesia. Pero let's take a moment to look as well sa pag-angat na naman dito nila Amores. Ramdam nila yung threat, may nakaabang na naman. Vision. Okay, gumagamit ng Void Crystal for the Vision. Magandang ginagawa dito ng Team Philippines. Hindi sila basta-basta tumatapak sa mga dumuhan na medyo duda sila, eh. Kumbaga, kung iisipin mo sa early stage, lagi talagang tatambayan yan na position 4 and 5 mula sa Indonesia. Yes. Kailangan talaga nila matakedown ng mas mabilis para si Perez. Pero okay, so may konting hinga para sa ating magkabilang kupunan. Early game, nasa 5 minutes and 30 seconds na tayo. So far, Joshy Cakes, sino ang lamang dito? Well, I can give it to the side of the Philippines. So why? Kasi, well, yung kalamangan onto the gold nasa kanila. And at the same time, they are just doing jobs na wala doon sa field of responsibility nila. Kasi, tinan mo, wala sa trabaho ng isang mage na mag-check bush. Pero dahil merong kakayahan itong si Amores with the skill na meron sa The Void Crystal, pwede niyang sabihin na, teka, may tao dyan. Meron, diba? Eh. Nakakapagbigay. And mapipilitan itong Vivian na umalis doon sa bush na nalatagan ng Void Crystal. Kasi pag tumambay siya doon, siya din yung masasaktan. Sumisigaw siya, Mare, duda ako dyan. Oh, sige, sasabi ni Amores, sige akong bahala, check ko muna, sis. Check mo, best, gano'n. Oo, check out ko muna, sis. Best pasayla nung damo. Ayan. At na-sight niya naman na meron nga. So, na-eliminate nila yung mga possible surprise attacks na pwede manggaling dito sa Indonesia. Pero going back onto the picks din naman, napansin natin, di ba, yung Martes din naman for Alpuerto. Na ngayon, parang iba yung dating nung Martis sa kanina na habang may nagkakagulo sa gitna, nandun siya lumalaban sa dalawa. Nagde-deny pa siya ng purple buff. Actually, may kita natin na medyo naging mas maingat itong Martis na ito. Unlike nung game number 3 na ginamit nila ito, siguro nakikita niya rin kasi yung potential ng mga heroes na meron dito ng Team Indonesia. Dapat hindi siya ma-takedown ng paulit-ulit kasi sa ngayon 5-minute mark, andiyan pa yung turtle. Kailangan muna natin i-secure lahat ng objectives, even turrets, para mas maging maluwag yung ating paggalaw sa buong kamapahan. And lalo na sobrang importante ng gitnang tore, and feeling ko nga as long as nahahawakan nila yung gitnang tore sa kanilang kupunan, kahit papaano
makaka-abante at makaka-abante pa rin sila eh. Kung babalikan kasi natin yung dalawang panalo ng Indonesia onto this series, talagang, ano eh, complete control doon sa early stage. Now, 5 minutes and 37 seconds na dumaan, pero hindi pa rin nila fully nakokontrol yung mapa ng side ng Pilipinas. So doon pa lang, parang ang call ng Pilipinas dito, okay, ganito yung game 2, game 3, panalo tayo sa ganitong klaseng laban, panalo tayo sa ganitong klaseng galawan. So, minamaximize nila at nag-iingat din sila kasi alam nila yung setups, yung damage, and hindi nila pinag-focus yung rotation onto Fumieko kasi mahirap labanan ng ano eh, Terisla. Wow, at kapansin-pansin din na nag-switch na si Perez at itong si Diagon. Nasa bottom lane na ngayon yung gold laner nila dahil nga wala ng energy shield, yeah. But nakakapagtaka, hindi na isinagad na basagin yung Torre dun sa may bandang itaas. And ngayon, Team Philippines, maagang pumipuesto doon sa final turtle ng ating game. May part siguro doon na hinahayaan niya muna mag-farm si Perez and as well as nilalayo nila sa panganib. Kaso nga lang, mas mapanganib nga lang eh. As isang gold laner na napapahiwalay, lalo na ang rotation ng Indonesia, hindi nagko-consist ng isa, dalawang member lang. 4 to 3 members lang. And look at this one. Ina-explain ko pa lang, ganun na mismo yung ina-attempt sa kanya ng Indonesia. And that is why napareact na nga lang din dito si Vivero and Amores. So whilst dun sa turtle buff, nakikita natin sa minimap na tinukuha na ni Alberto yung pangalawang pagong para sa Pilipinas. Pangalawang pagong ng Pilipinas, kanina isa for Indonesia. Tama, alam tama. Mo, yung ginawa ng Pilipinas na swap doon is just to put that Arlott na tumulong doon sa turtle take. Pero ang naging call ng Indonesia, gank tayo ng gold lane. Pero alam nila eh, handa yung Pilipinas. Ito na naman sinasabi natin na kanina'y Narian lang, bigla na lang nawawala. Ilang segundo lang ang kinailangan ng Pilipinas para i-take down yung turret na yon. Nagiging wary masyado yung Indonesia sa posisyon ng Moskov. Nagre-react sila doon. Nakakakuha yung Pilipinas ng objective na dapat sa kanila naman talaga. Oops. Pero dito sa may bandang gitna, Vival, pinapanatili lamang niya. Si Perez! Hi! Pero hindi na makakataka si Perez sa kamay ng Indonesia. Ngayon, nandito na rin si Vivero at Amores. Tamang poke lang. Nilapitan siya ng panganib doon. Kaso dito si Vivero napilitan gamitin yung Wajash Panta kasi Amores ang next target. Hindi muna siya lilingon. Naglalatag ng Void Blast. Indonesia on the other hand, nagtagumpay sila sa pagkuha ng miyembro dito ng Pilipinas. Pero tinatry naman ni Amores yung best niya, Flicker. Ginamit upang makaligtas. Ngunit sa bandang taas, nakita natin na nakabasag din naman ng Pilipinas against Indonesia. Although, medyo marami ang mga naging kapalit in favor of Indonesia. Ngayon, may mga pag-agaw na rin ng jungle camps ang ginagawa dito ng Indonesia. Talagang pinapaliit nila ng gusto yung kalamangan na nahawakan ng Philippines for more than 4 minutes. And ito yung threat na meron ng lineup ng Indonesia. Meron kasi silang magtatangki and yung damage output ni Chell at ni Chini ay unti-unti nang nararamdaman. So, kailangang maging aware ng Team Philippines dito. Ito yung nakakatakot dyan eh. Melissa Xavier to. Kumbaga, kampi nila yung oras eh. Kapag tumatagal na nakakuha sila ng items, mahihirapan ang Pilipinas. And even itong si Perez, pagkamali lang siya ng isang step, mahuli lang siya ng isang mystic field, enough na yung damage, enough na yung skills na meron itong si Chini na bigyan sa or i-diminish yung buhay niya to enough para ibigay na lang ng Indonesia yung final blow gamit itong si Vival or even itong si Shell with the models. Pero ngayon! Ang ganda ng concealed play plus si Wajers dito ni Vivero. Kaso problema, hindi yata nila mabiversa na doon nakabili si Shell pero magtatagpay si Amores. Kapalit nga lang nito ay ang kanyang buhay. Lord. Beth Perez on the other hand. Sabi niya, sige, lumapit ka, Vivian. Okay lang. No. Hindi nga lang maagaw dito nila Alberto, yung Lord sa kamay ng Indonesia. Pero okay nga lang din yan dahil nakita naman natin kung paano nila piniplace yung sarili nila dito sa shoes naman nila. Pero sa Diagon, nakita natin na lumaban. Ngunit tatlong miyembro yan. Yung Lord this time is off for grabs. 4 members of Indonesia ang nakatao dito. Mukhang hindi na ito lalapitan muna sa ngayon ng Pilipinas. Delikado. Yeah, delikado rin pag lumapit pa dito si Vivero. Ibibigay nila, this is ito yung unang Lord pa lang naman. Oh. Hindi pa ito yung Luminous
So, kahit papaano Team Philippines, sapat naman yung kanilang pagdepensa dito. Yung clear wave mula kay Amores and even Vivero, eh, kayang-kaya pa naman nilang depensahan to. Nabanggit mo na ngayon clear wave potential eh. Even itong si Perez, kaya niyang solohin tong Lord eh. Yep. Diba? Na yung items na meron siya is enough to burst that. It's a DHS, Golden Staff, and a Corrosion Site. So, maaaring siya na yung patauhin doon. Pero iba yung plano ng Pilipinas right now eh. Kumbaga, talagang, wag mo na solohin kung pwede naman natin pagtulungan. And enough naman si Diagon doon sa may bandang itaas. Tsaka itong si Amores. Sige, bigay na yung second tier turret. Pwede pa tayong pumalag. May kakayahan pa tayo. Series of in-game na adjustment na pinapakita ng Indonesia. Pero Pilipinas, pumapalag pa rin sila ngayon. And this is a series of sacrifices, di ba? Which is majorly good nga ba? Ano yung kailangan natin i-trade para mas makakuha na mas magandang trade doon? Kasi ito na nga yung conceal play. Pero mauntog na isa. Napakaganda rin naman na finals na siya ginawa doon ng Pilipinas. Kaso problema na nga lang din dito. Buhay pa yung apat na miyembro. Pero that is a great start na nga lang din. Ang ganda ng paglatag dito na Amores ng kanyang real world manipulation. Plus, intensity dito nila Alberto na hindi rin nila tatantanan. Kung nandyan pa rin kayo nagtatago, nandito pa rin kami. Dawning Light will connect to no one. Uy. Pero yung Mystic Field talaga, isa sa nag-i-interrupt sa Trail of Thoughts ng Pilipinas. Napakagandang engagement for the side of the Philippines na ito yung sign na kaya nating i-burst down yung Melissa. Flicker dung goal, tapos yung commit ng Real World Manipulation, parang napigilan na yung Indonesia na pumalag eh. Diba? Talagang nirespeto nila, nasa labas lang sila. And at the same time, enough yon para sabihin natin na kaya pumalag ng Pilipinas when it comes to the 5v5 matchup. Kailangan lang nilang unahin palagi si Shell. Kasi kapag naka-free hit na naka-free hit si Shell doon sa likod, maaaring sila yung masaktan kasi, again, AOE yung models. Kapag nasa gitna at tuloy-tuloy ang palo ng isang Melissa, sumasakit na sumasakit. Domino naka-inspire pa to. Pero ang inspired sa Pilipinas, si Perez. Ibang klase rin naman kasi yung inspiration na idudulot niya for her team members kasi isa rin siya sa inaasahan nila when it comes to damage. So right now, the perfect position for Perez is to go from the backlines muna, antayin na ma-exhaust yung mga resources from the side of Indonesia siya kasi pumasok with the free hit. Yes. Pero that will happen only if maganda rin yung pag-final slash vengeance dito ni Diagon at kahit 2 to 3 members of Indonesia. Yeah, eh, hindi rin nila muna nire-reveal si Chaney eh, kasi any moment naman pwede siyang tumulong with that ultimate na meron siya, no? Yung Dawning Light. Ayan. And sa ayan, ayan, tinitingnan niya lang yung mga, ano yung pinag-check push nga lang niya eh. Check yung push. Ultimate eh. And, oops, may tamang wasiwas na ginagawa si Wumek. Uy, nararamdaman yung damage. Pero sa Alper, sabi niya, sige, sis, go! Go mo lang yan! Ilaban mo lang, bes! Go mo lang! Boom! Pero at Tira naman, ito yung sinasabi mo na pang-check push ni Sini. Yung kanyang laser with the Dawning Light. Pero another mystical will connect. Napa-flicker out dito sa Diagon. So, this Vivero! Vivero! Grabe naman yung flicker. Sagasaan niya dun kay Sini. Kaso nga lang, wala pang follow-up sa ngayon yung Pilipinas dahil busy rin sila na mag-attempt ng split push here. Retry. At members of Indonesia, nakikipag-1v1. Yung retry ni Alberto nandyan pa rin naman. Nakaabang, nakaladyo yung ibang miyembro ng Indonesia. Pero kailangan niyang lumayo ng koonte. Alberto! Nakakaagaw nga ba siya? Hindi papayag si Vivero. Pero andito na nga sila, Amores and friends. Dawning Light will connect. Pero nagre-reflect ngayon yung damage na napakasakit kay Shell. Napakagandang final slash. Pero where's the follow-up from Philippines? Alberto going in. Pero it was a split second too late. Pero tutukan naman natin yung ginagawang pangarap ni Perez dito sa bottom side. Trabaho lang para kay Perez. Siya nagbibigay ng ilaw para sa Team Pilipinas. Pero kailangan niyang mag-ingat dito. Tinamaan ata siya ng Numinum Blast! Yun lang! And Vival with a kill! Oh, nakita no. natin ngayon na kapag napitas ng Indonesia ang karamihan sa mga setter and damage dito ng Pilipinas, lalo silang nahihiraman na dito na yung penalty zone. Napa-flicker out si Amores. Void Crystal is there. Napakasakit ang Dawning Light. Basag ang tier turret dito ng Pilipinas sa gitna. Kailangan huminga, kailangan kumalma. Aabot pa naman si Perez, 15 seconds sa kanyang death timer. Pwedeng makadepensa pa ang Pilipinas dito. Isang magandang dunggol, isang magandang final slash, isang magandang latag ng Real World Manipulation, maaari mabaliktad. Nakita na natin kung paano nababaliktad ang Pilipinas yung ganito klase ng mga sitwasyon. They just need to hold on, prolong the game. At mapaprolong nila yon
by defending and burning this Lord as fast as possible. Pumasok na ba si Fumi Echo dito with a penalty zone, pero wala pa namang iba makikikaso. Hindi, kaso nga lang si Amores ang mahuhuli dito ng Indonesia. Sumagasa na dito si Vivero sa pinakagitna kasi sa Alberto, down na rin naman. Kumakatok na ang Indonesia ngayon sa base ng Pilipinas as the members of Indonesia will lock in dito kay Diego. Numinumblast nandiyan, wala ko connect ha. Pero nandito na yung next minion, baby. Dito nilalaban ni Diego yung pangarap nila. Pero ang Indonesia pa rin ang makakakuha ng final round and will be the gold medalist para sa first ever SEA Games MLBB Women.